What's up mga ka-beast? So, ayun, papunta na tayo ng airport. Yes. Road to SEA Games na. Sa Vietnam, papunta na kami ngayon. Yan, kita nyo naman, Team Philippines, naka-tracksuit. Yes, naka-tracksuit kami. And of course, fully equipped kami. Yung buong outfit, even the bag is Team Philippines. And we also have a cap and then yung shoes, lahat is so, and sponsored provided. Sponsored by A6, provided by the PSC. So we're super duper excited. So medyo kanina talagang pressure. Nagmamadali. Alam nyo guys, sobrang wala talaga kaming pahinga. Dire-diretso talaga. Wala, yung araw namin puno. Every single day. Bitin yung araw yung oras sa isang araw bitin kasi sobrang syempre ang dami pang inasikaso. Tapos syempre may ensayo din kami sa isang araw, at least dapat tatlo yung ensayo namin sa isang araw na magagawa. So, ayun, sobrang hectic ng schedule. But then, right now, medyo na-relax kami ni Ming kasi dito na, nakapag-impake na kami. Tapos kasi na yung medyo, alam mo yun, medyo nakaka-pressure din yung pag-iimpake and stuff. Kailangan complete lahat, even all the documents that we need are here. Yeah. Lahat, vax cert, everything, RT-PCR. The flight details, itinerary, and stuff. So, ayun, we're just super excited now, no? Ayun, so, ano kami, kasi yung training kasi namin, sa isang araw, umaabot kami 6 to 8 hours, depende sa pagka ganado, no, sa energy. Pero, usually, 6 hours kasi meron kaming training na cardio, meron pang workout, tapos meron pang posing training. So, maabot talaga ng 6 hours minimum to 8 hours. Ayun, sobrang kulang talaga yung isang araw para sa pag-prep asikaso. Tapos parang yun nga, pagkagising, same na naman yung gagawin, paulit-ulit ng ganun, na sobrang push talaga lagari. So, ayun. So, ayun, papunta namin yung airport, guys. Kita-kits na sa airport. Sandito na tayo sa airport. Pagkakain pa ba ng ano? What's up, kuya? Hello. Wala siya. So, ayan na mga ka-beast. Tinatawag na yung ating flight number because boarding na tayo and we're very excited. So, ilang oras lang babe yung flight natin? 3 hours. Yeah, three hours. So, yun, invite natin mga ka-beast, yung mga kasama ating atleta dito. Napakadaming atleta ang Pilipino na nalalaro din sa SEA Games, Hanoi, Vietnam. So, ayun. Also, andito si Carlos Hulo. Yung nanalo din na gymnast ng gold, no? Grabe. Sobrang nakakatuwa kasi makakasabay namin siya sa flight. Sobrang, honored lang din. So, very excited. So, ayan, as you can see. Ayan, dito nakapwesto lahat ng mga SEA Games delegates. Anyways, we have to go now. We'll get back to you soon. See you sa Vietnam. Three years ako hindi nakasakay. Yeah, parang ako din ata, parang super tagal ko na hindi nakasakay. Ito, ano? 18. Ayun, so dito tayo mga ka-beast, sasakay na tayo ng aeroplano after ilang years makasakay ng aeroplano. Good evening. I have the best place in the world, sa Bintana, which is my favorite. Hi, AJ. So, ayan. Lagyan na natin yung gamit. Yes. Ayun na tayo. Pagyan naman natin si Bobby. Hana. My favorite area. So, kain tayo. May meal time. Time check 12:50. Arrival natin sa Hanoi is 2:40 na tayo ng June and then medyo pinamahain natin egg whites tapos gulay, tapos merong wiking, of course, barbecue sauce and ketchup ng wiking. Yun, so ayun mga kabis, touchdown sa Hanoi, Vietnam. So Dito na kami. So far, okay naman yung flight and it's calm din naman. And ayun, we're super happy because we're here safely. Ayun, so yun. Nalibang tayo kasi natin ng movie. Ano yung pinood natin? June.
maganda siya. So, panoorin nyo. So, yun. Antayin natin yung mga ibang kasama natin sa Team Philippine Bodybuilding. So, may ako. And also, mag-stay tayo sa Dolce Hotel. Dolce Hotel. Yo, we're super excited to get there. We don't know yet what to expect, but we're just so happy to be here. What's up? Like, Kuya Homer. Kumusta tulog? Maabot na tayo sa Vietnam. Pwede na tayong umuwi. Andito na tayo. Magpapara sa tayo. Yeah. Si Kuya Loyo. Kumain ka na. Kumusta? Kumain ka na? Ay, kumain na. Kumain ka na. Kuya Jeff. Sakit sa liig. Tulog ka? Patulog ako kundi ko. Ano daw movie? Yun, si Kuya Idol. Tulog. So, ready na. Okay, yun, sa mga kabis, mamaya ulit, kita-kits sa Dolce Hotel. Color, everything is gold. So ayun, we're super excited to go inside. Ayun, so check natin yung pinaka hotel room natin, and may nakita kami may buffet na rin sila. Grabe. Ganda. Everything gold. Bagay pa lang dito si gold. Gold. Diba? Ganda ng piano pa. So yun, mga kabis, kasama natin iba't ibang athletes dito. Maka-check-in din sa Dolce Hotel. So ang dami natin. Pinoy. Oh. Paul nga, sample. Sige nga. We just arrived here at the Dolce Hotel and I'll play a song for everyone out here. Tiro na. Kuya Lee, the entertainer and the comedian of the team. Ay, grabe naman yan! Grabe! Steak ng champion yan ah! Steak of the champion! So deserve natin yan after ng SEA Games. Siyempre, victory meal! Yun, so what's up mga kabis? Time check. Anong oras na? Tama yung oras mo. 3:30. Pero, Philippine time pa ata yan. Philippine time to 3:30. Pero 3:30. Dito sa Hanoi is 2:38. So, mas... 3:38 na. 3:38 na pala. So, sarilo ko kasi 4:38. So, yun. Example, si Coach Jesse. Si AJ. So, nag-aantay tayo. Medyo pagod na nag-aantay lang makapasok sa kwarto natin. Pakita natin mamaya. Mga kabis, bakit na tayo sa... ang room number natin is 706. So, this is really meant for us. I'm so excited to get in because it's 4 a.m. na here sa Vietnam. So, I'm a bit sleepy. Are you sleepy, babe? Ano? Pagod na. Pagod na rin na. Sa biyahe. Kailangan na magpahinga. So, very excited. Hi ma'am, good night po. Good night ma'am, rest well. Good night coach. Boy, good night. Good night coach. It is super nice. Oh my god, I love the bath. Wow! Wow. Oh my god, it's beautiful. What a bathroom. Oh my god. Ano? And talo siya doon. I love it. Yeah. Golden bathtub. Golden, everything is golden. Hindi na kami sa room namin. So, golden! Grabe naman! Golden. Mukhang ano ah. Ano babe? Mukhang nagsisignal yung ano, makuha tayo yung gold. Amen. So, puro gold. Amen. Yeah. Gold watch na tayo. Good morning, mga kabis!
So, eto, first morning natin dito sa Vietnam and we're ready to conquer the day. So, for today, ano bang gagawin natin yung Nakita na naman outfit ko first kasi... First time ko lang ito makita ng outfit. Bumili kasi ako ng trash bag. Pinili mo ba si Koke, babe? Okay. I was just joking, I love you. naka-ano tayo, naka-trash bag. Charot. Kasi kailangan para mas mag-lose pa ng water sa skin. So may water retention sa skin. So nakatulong tong sauna suit kaya gagamitin natin. Since may inabol tayo na weight, bumababa tayo ng 85. So malaking tulong to. So magka-cardio muna kami today. Then mamaya mag-workout naman. And it's our first time dito sa gym ng Dolce Hotel. And sa Vietnam. As you can see, yeah. So Vietnam, ang ganda-ganda din ng hotel natin. We're just super happy to be here then. So bro, magkasalit na ito mga kabis. Roasted lamb? Lamb. What's up mga kabis? So right now, we are going to the gym. Ayan. So sa fourth floor siya. And andun na si Min. Si Coach Jesse, I believe, is there as well. So I'm super excited kasi makikita natin din yung gym dito sa Dolce Hotel dito sa Vietnam. And super excited din mag-train. This is our first training day here in Vietnam. So sabayan niyo kami. Kuya, hi sir. Hello. And so, nag-start namin ni Coach Jesse mag-workout. Nauna kami. So, ano kami ngayon today? Chest, tricep. So, last exercise namin to. Cable flies. Yun yun naman. Si ano? Grabe. Si Jiren. Ako lang si ano. Grabe, kondisyon. Wasak, no? Big bilog. Big rami. Feel heat. Feel no? Feel heat. Feel health. Feel health. Okay, so City Branch. SSS ako. Let's go, let's go. So, ayun, so binigyan tayo ni Kuya doon ng dandelion na root. So, nakakatulong to sa pagtanggal ng mga excess water since hindi natin bumaba ng weight. So, si Kuya Laydon, lapit na siya sa goal niya, which is 60. 61 na siya ngayon. Ako, 2 kilos to go. So, ayan, papakuluan natin to. Diba? Ta-ta-ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ta-ta-ta. Pwede nilang hiramin yung back, hiramin ko back yung dalawang to. Grabe naman yun. Tuyo na. Kulay na lang. Mm. Alam mo mga kabis, pag magko-compete ako, ayaw mo na makalaban to. Pagkailan mo na ako saglit. Titignan mo naman, napakalayo. Sobrang layo ng kondisyon ni Jesse, sobrang ni Coach galing. Jesse. Kumpara nung Tagaytay, sobrang layo. Sobrang layo kasi kasabay namin to si Kuya Jesse. Grabe, kasi ang galing. Kung ganyan yung kondisyon niya, sobrang di ako mananalo. Promise. Promise yan. Hindi. Ano yan, totoo yan. Alam niyo yan. Ganda. Galing, Kuya. Salamat, salamat. Galing, 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 Kuya Le. Kuya Le. Sauna time. Kahit sa'yo, na sila Kuya Jeric and of course Kuya Loy. What's your training for today, Kuya? Ano daw kami? Chest bump. Tapos konting shoulder na may leg. Yun. Para whole body. Yan. Full body kayo, Kuya Jeric? Full body? Full body. Yun. Pumping lang. Yan. Para hindi maubos ng glycogen. Para si Robin Padilla pala to si Kuya. Minagsabi na ba sa'yo? Ha? Robin Padilla? Ano? Yung datingan mo? Robin Padilla! Dati jump rats eh. Oo, jump rats saka Robin. Diba? We'll be right back.
Yan, active din sila dito. Galing. Meron silang gym, outdoor gym, no? Ang galing. Sana meron din ganito sa Philippines. So mga kabis, naglalakad-lakad kami ngayon dito sa Hanoi, Vietnam. Kasama ko si Ate Laika. Ayan, so may mga bibilin kaming mga gamit. Kay Kuya Lay, ano bibilin mo ate? Black coffee. So tinapay, ganon. So, ako din may mga kailangan akong bilhin para sa amin ni Ming. So, green tea yan kasama. So, ayun. First morning ko. No, it's not actually morning, pero may araw na maglalakad-lakad dito sa Vietnam. So, ang saya lang talaga na nasa ibang bansa ka. It's a different experience. So, maglakad-lakad tayo. Kailangan ko kasi magpaayos ng nails. Sige, ayan. Pansit Canton. Ay, lucky me, friends. Mga Pinoy natin siya, no? Lucky me. Let's go! Patay na sa akin na yan! 65 na yan! Okay. Yes, yes. Yeah. You get tested before, possibly during, and then after. Yeah. So now, the most immediate thing that needs to happen is you guys get tested right away. Okay. Okay. Time. Yeah. Yes, yes, yes. We're here. Oh my God, Carl. Mag-iiyakan sila. Yung umiyak. Mag-iiyakan sila. So, ulit yung hirap namin naman. Okay, thank you so much. Pasabi ko. We will. Ewan ko muna ako. Si Eji na iyak din. Sabi niya, sulit yung paglalakad ko. Sulit yung paglalakad. But I think you're cleared na. Even CDM called me. Okay. Dalawa na sila. Dalawa na confirm that we're good. Actually, totoo, linaban talaga ni Ko. Linaban talaga ni Ko. Talagang. So, huwag nyo na lang eh. Tabigyan nyo ng pinakamaganda nyo. Para worth it naman yung. Yes, sir. Worth it naman yung away nila, okay? Ano na lang tayo. Usapin nyo na lang si CDM at si Kong Bumble. They really exerted extra effort for this. Yes, thank you. So okay. Much effort. But again, thank you. Congratulations. Can you watch us? Yeah, first congratulations. Can you watch tomorrow? Yeah. Can you take a picture? Yeah. Ang buhay natin sa akin. Ang buhay natin sa akin. Kami hindi. For the officials. Para ano pa sa amin, di ba? Sa so what's up mga kabis? Ngayon pansin nyo na hindi kami nakapag-vlog lately. So ngayon lang kami ulit nakapag-vlog kasi nagkaroon ng aberya, nagka-problema. So nangyari, hindi tayo makakasampa. So ginagawa namin ngayon ng paraan. Papunta kami doon ngayon sa event ng parade para makiusap doon sa head na president ng ABBF, which is yung nag-handle sa SEA Games. So siya yung nag-handle ng bodybuilding sa SEA Games. So nangyari, kanina, kagabi pa pala, yun, in-announce na hindi kami makakasampa dahil nga nagka-aberya, which is wala naman kaming kasalanan, wala naman kasalanan yung head natin, si Ma'am Weng. So yung nagka-problema,
which is yun nga yung sa dito namin may problema. So ginawa naman natin lahat ng paraan, kompleto tayo actually, nagawa naman natin lahat. So yun nga, nawala namin ng hope kagabi. So napakain na rin kami kasi akala namin talaga wala na. Tapos kanina tumawag yung sa POC, yung heads, which is si, na pinayagan na tayo mag-compete. So si Congressman Bumble, ginawa niya ng paraan na kausapin yung kinausap niya yung council ng sa SEA Games Council Federation. So umokay na yon. Pero yun nga nangyari, ngayon naman hindi kami pina-weigh in. Nung nag-aantay na kami sa labas, tinawag na iba't ibang country, nakita na kami, nilagpasan kami, tapos sabi nila, Philippines, no more Philippines. So, ayun, yung si Games Council and yung POC, yung si POC kinontak na yung si Games Council na tinatawagan. Ayun, ngayon pupunta kami doon sa parade para puntahan, ipaglaban na makalaro tayo. So, ayun, so meron na lang ginagawang paraan si Congressman Bumble na doon sa council, pero yun nga, para makauwiin tayo, para makalaro tayo, which is tomorrow need na makalaro ng ibang kasama natin kasi May 13 may schedule tayo sa mga ibang kasama natin. So ayun guys, sobrang stress, grabe, hindi namin inasahan na ganito mangyari kasi all out tayo, lahat nag-sacrifice dito, lahat ng pagtitiis ginawa namin, lahat ng sacrifice. Kanina nung binalita na tuloy kami yung laro, makalaro kami, nagsigawan kami, nag-iyakan. Kagabi umiyak din kami kasi akala namin hindi namin makakalaro. Sobrang nakaka-depress kasi alam nyo naman guys kung anong paghihirap ng bodybuilding tsaka SEA Games to, na dala-dala namin yung Pilipinas. So tapos yun nga, isang reason dito bakit hindi kami pinasampa kasi iba yung organization, IFBB kasi tayo, pero yun nga, hindi daw registered. Pero diba, SEA Games yung nagpapakontest, so walang federation dito. Unity dapat dito kasi bansa sa bansa, so bakit merong kailangan federation, kailangan maging member ng federation nila para lang makalaro tayo? Oh, umpisa pa lang alam na nila na IFBB tayo kasi nakikita naman nila yan eh. Sila yung may Vietnam, alam na nila kung sino yung entry ng Philippines from the start pa lang. So si IFBB yung may handle. So, 'di ba? Dapat walang isyung ganun. So ayun guys, so papunta kami doon ngayon. I-try namin makapag-record doon na sa parade. Gawin natin yung best natin. Gagawin namin yung best namin para makasampa, makapag-compete, dahil sobrang grabe yung pinaghirapan namin. Hindi pwedeng tayo makasampa. So, yun, kailangan natin ilaban karapatan. So, Pilipino tayo, lalaban tayo. Hindi tayo susuko. So, yun, abangan nyo na lang. So guys, dito na tayo ngayon sa stadium, which is saan kung gagawin yung mga yung parade. At gagawin natin yung mga kaya natin, pupuntahan natin yung head ng POC, which is sila yung naka-assign government natin na sa Philippines na nandito. So sila yung lalapitan natin para makiusap at ipaglaban, para makasampa tayo, hindi masayang lahat ng effort and lahat ng support ninyo sa amin. So yun. Mga kabis, nakita na natin yung representative ng POC, nakausap nito rin si Kong. So naipag-negotiate, so dinadaan sa negotiation yung nangyari. Yun, ina-address na dun sa president actually ng Vietnam. Tinext na ni Kong, Congressman Bumble, yung president ng Vietnam na I thought we were okay. Kasi yun nga, nakausap na nila, akala okay na, which is pinayagan na kami, dapat makapag-weigh in, which is dapat 3 PM pa kanina. Ngayon, anong oras na? 8 PM na, mag-start na yung parade. So, hindi pa kami napag-weigh in. So, nangyari. Sobrang stress na talaga. So, ayun. So, dito ngayon, so, makikita na ngayon. Ayan, guys. Ayan. So, kinakausap na ni Lori. Nagawa namin ng paraan para makatuloy tayo sa laro. So, hopefully, talaga magawa ng paraan ng government natin, ni Congressman Bumble, itong issue ko kasi sobrang stressful na. No, yung excitement, no? Nawala na, sobrang stress, sobrang up na yung cortisol. So, grabe yung pinagdaan, grabe yung experience na to. I thought
na sobrang solid, sobrang may enjoy namin. Pero it turns out, bumaliktad, mas kabaliktaran pala yung nangyari ngayon. So sobrang stress, pero yun, laban lang tayo. Hopefully, makasampa at lalaban na lalaban tayo kung hanggat sa mga kaya natin. Kahit napakain tayo sa stress, gawin natin ang paraan yan kasi lalaban tayo. So mga kabisan, dito tayo kasama din Sir Ernest, which is siya yung representative ng flag bearer ng Philippines. So ayun, sir, ano po yung masasabi niyo? Hi, Ernest Chanabira po. Panoorin niyo po kami, lahat ng mga atleta ng Pilipinas sa Southeast Asian Games here in Hanoi po. All the best and hope to see you there. Woohoo!